Good morning mga sir. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Jerry Padaong. Update ko doon sa mga nabigyan ko ng giveaways guys, no? Congratulations sa inyong tatlo. So nanalo ng aking equalizer si Gino Gomez ng Bagong Bayan 2 Lapu-Lapu. Naibigay ko na yung aking giveaways na equalizer sa kanya. Then yung kay Ryan Diacto ng Quezon City, napadala ko na rin sa GNT yung V8 sound card, no? So abang-abang na dahil sabi ng shipping nasa 1 week bago dumating yung items. Okay, then kay GC Lurag ng Kalubian Leyte, napadala ko na rin sa GRS yung kanyang napanalunan na V8 sound card. Okay, so congratulations dyan yung tatlo. So abang-abang lang, mayroon pa tayong darating na giveaways. Okay, abangan lang yan. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, so ngayon guys, mayroon akong isi-set up kasi maraming nagtatanong kung pwede raw ba pagsabayin yung mid-high at yung ating subwoofer sa isang amplifier lang. Okay? Ang mangyari kasi guys, yung mid-high D12, then yung subwoofer D15. So, set up natin yan kung pwede nga ba. Then, isa pang set, lalagyan natin siya ng lalagyan ko siya ng dividing network guys. Okay, so itong dividing network 600 watts to, hindi lang nakalagay dito kasi matagal ko na siyang nabili guys, siguro mga 2014 ko pa to nabili, so hindi ko lang siya nagamit guys kasi naiwan to sa Maynila, kaya pinapaship ko to, pinapadala ko dito para magamit ko siya. So ngayon ilalagay ko siya dito sa ating mid-high and subwoofer sa isang amplifier lang. So ang gagamitin ko na amplifier sa Sakura 737. Okay, so kabit natin to. Okay guys, so unang set natin guys, ititesting muna natin yung mid-high at saka yung subwoofer. Pagsabayin natin yan na wala pa siyang dividing network sa dito sa ating Sakura 737 guys, no? And gagamit tayo ng laptop. Okay, sa connection niya, mapakita ko muna yung connection guys. Ito yung connection ng ating speaker. So dalawang cord lang yan, papunta yan dito sa ating mid-high. So ito yan siya guys, ito yung sa ibabaw. Okay, ito yung sa ibabaw, yan yung bilog na yan. Yan, then yung ating subwoofer nakalink lang dito yan sa ilalim ng dalim na speakon dito sa ating mid-high. Yan, nakalink lang yan. Ito naman yung papunta sa ating RCF or subwoofer. Ito, yung dalawa. So, ibig sabihin guys, nakaparallel yung ating mid-high at saka yung ating subwoofer. Okay, nakaparallel lang yan. Okay? So, itesting natin yan. Okay guys, so mag-play tayong music guys, no? Para sa testing natin. Okay, may music na. Ito guys, wala pang siyang dividing network guys, no? Thank you.
Pili pa tayong isang music pa. Yan. One, two, three, sound check, 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 mic test, mic test, one, two, three, sound check, 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 mic test. Guys, yun yung testing ng dalawang midi at dalawang subwoofer. Okay, sa isang amplifier lang. So, para sa akin guys, hindi ganong nakabayo yung subwoofer natin kasi nakatodo na yung kanyang midi. Okay, so kasi pumapasok yung bass niya dun sa midi. Kaya kung ito todo pa natin, basag na yung kanyang midi guys. Hindi pa nakabayo yung ating subwoofer. Okay, kasi maliit lang yung D12. Hindi sila pantay. Nakatodo na yung speaker ng mid-high kasi may bass siya, pumapasok yung bass. Then, hindi pa nakatodo yung bayo ng ating subwoofer, yung D15. Okay? So, ngayon, testing naman natin na lagyan ko siya ng dividing network. Okay? O, para masiparate yung kayang low frequency, yung mid frequency, at saka yung high frequency, masiparate siya. So, kung ano rin yung kanyang tunog. Okay? So, tara, lagyan natin ng dividing network. Okay guys, so ganyan lang yung connection ng mid-high guys, oh. Okay, naka-parallel lang yung kanyang mid-speaker at yung tweeter, naka-parallel lang siya. Then, yung dalawang speakon sa likod, yan yung speakon sa baba at yung speakon sa taas, naka-parallel connection lang din yan. Okay, so ganun din yung isa kabila. So, parehas lang yan. Parallel lang yan. Okay, so ngayon, lagyan ko siya ng dividing network. Tatanggalin ko to isa-isa. Yung sub connect natin dito sa isang speaker sa baba. Okay. So, ito yung ating divided network. So, dito sa kanyang connection guys, yan yung kanyang diagram. Ito yung input. Ito yung input. Ito naman yung woofer. Ito yung tweeter. At ito yung mid. Okay, so, ito naka-wiring na to guys kasi ginamit ko na to dati. So, ito yung input nya. Positive, negative. Then sa woofer, positive, negative.
And sa Twitter niya, positive. Pero yung negative niya, guys, pinutol ko na lang siya kasi makasama din yan doon sa negative ng Whopper. Okay, so ganun din tong mid. So yung kanyang positive, then negative, magkasama din yan dito sa kanyang Whopper. Okay, so connect na natin daw. So una natin i-connect yung input. Ito yung galing sa speakon, na sa pinakataas na speakon. Ito yung kakabit natin sa input. Okay? Oh, ganyan lang natin, input. Input, positive, positive, negative. Ito yung i-connect natin sa pinakataas na speakon para sa input. Next, guys, yung Whopper. Ito yung sa Whopper. Dito natin i-connect sa baba na speakon. Yung sa baba na speakon, para doon mag-connect yung para dito sa ating sa Whopper. Negative, hindi muna natin siya tipan kasi kasama siya doon sa mid at saka Twitter. Okay, so next natin ay yung Twitter. Guys, ito yung Twitter niya. Sa Twitter. So, kukonnect natin yung Twitter natin. Ito yung sa Twitter. Yan. And yung negative, hindi mo natin yan titipan. So next, yung mid na. Ito yung mid range. So dito na siya sa speaker. Ito yung speaker dito. Okay, ito yung sa mid. Okay, so kompleto na yung connection. Kompleto na. So idedikita natin siya doon sa kanyang dingding. Okay, guys, yan na siya, guys, oh. Okay? Oh, explain ko lang, guys, no. Ito yung sa input niya, pinakataas na speakon. Then papunta siya dito sa kanyang input ng embedded network. Then sa Whopper naman, ito yung Whopper. Yan yung Whopper. Ito naman yung papunta dito sa pangalawang speakon. Yan. Then sa Twitter, ito yung Twitter. Ito na yung sa Twitter natin sa taas. Then yung mid, ito yung mid, ito na yung papunta dito sa speaker. Okay, ito na. Okay? So ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang mid high, guys.
Okay guys, tapos na yung ating connection ng dividing network guys, no? Hindi siya ginalaw yung ating connection sa likod guys, no? So yung connection niya sa likod, ito yung galing sa amplifier. Okay, ito yung galing sa amplifier. So ito yung nag-i-input doon sa ating dividing network. Then ito namang sa baba, ito naman yung papunta sa ating subwoofer. Okay, ito yung sa dividing network sa woofer. So ganun pa rin yung connection kanina, hindi ko siya ginalaw. So yung connection lang ng dividing network ang nabago, yung sa loob. Okay? Yes, oh yan oh. Hindi siya nagalaw guys, oh. So ganun pa rin, at least pa rin yan yung kaninang tinesting natin. Okay? So ngayon, mayroon na yung dividing network. So subukan na natin. Yan. Yan din yung pinatugtog ko kanina na music. Time music. Sound system, mapapasayaw ko talaga. Jerry Padaong, remix.
Forman. Okay guys, so sa kanyang settings pala ng amplifier guys, sa kanyang tone control, yan yung kanyang treble at saka yung kanyang bass, halos parehas lang sila. Yan, yan yung kanyang volume. So ikutin ko lang guys, no, kung hanggang ilan yung volume ng ating bass at saka treble, no. So kung ito yung sa treble, yan, ito, ikutin ko pa clockwise. Yan, so konting-konti na lang naka-pull na yung kanyang treble. Okay, ibalik ko sa dati. Yan, siguro kung sa numbering, nasa alas 3 o alas 4 na siya kung sa ating volume. Then, itong sa bass din, ikutin ko pa clockwise. Yan, yan na yung kanyang pull. Then, yung kanina, ganyan lang, konti. So, konting-konti na lang para mag-pull siya. Pull volume yung kanyang bass at saka treble. So, parehas lang siya. Okay? Then, yung kanyang balance, hindi ko na ginalaw yan para pantay yung left and right channel. Okay? So, yun lang. Sana na gustuhan nyo yung aking setup guys, no? Sa mga nagtatanong kung pwede ba yung dalawang mid-high at saka sa booper pagsamahin sa isang amplifier lang, so sana nasagot ko na yan kasi mahirap ipaliwanag sa mga chat or sa mga comment lang guys, no? So mas maganda kung ma-demo natin yung mga katanungan para maliwanagan yung mga nagtatanong. Okay, so sana yung mga nagtatanong, napanood nyo yung video na to. So, kung mapapansin nyo, yung una kong setup, wala siyang dividing network. So, medyo basag na yung kanyang mid-high. Hindi pa nakatudo yung kanyang subwoofer. Kasi naka-parallel connection lang yun. Okay? Hindi sila pantay. Then, yung sa pangalawang setup naman, meron na siyang dividing network. Mas gumanda yung kanyang tunog. Bumayo ng gusto yung kanyang baho or yung kanyang subwoofer, pero kontrolado yung kanyang tweeter at saka mid. Kontrolado yung mid-high niya. So, hindi basag yung mid-high. Okay, so ganun lang. So, sana mas hindi pa nakapag-subscribe sa channel. Please subscribe at pakit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys, so shout out ko yung mga nagpa-shout out. Shout out kay George Casalia, JP Ampuangan, Santa Maria Ilocosor. Okay, shout out po. Shout out kay Eduardo Villanueva. Shout out kay Ami Bats, RGP Bato ng Mangaldan, Pangasinan. Shout out kay Rico Mark. Okay, so shout out sa inyong lahat guys. So sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Okay? See you to next vlog. Thank you for watching.